matching pala na ako. Sabi ko magsasaka sa iyo. Bunutin na ninyo, bahala na. Ganon. Yung mga eksena. Eh, pinabubunot ko na kahit bukod. Huwag naman, maawa naman sa magsasakang Pilipino. Higit sa lahat, maawa rin sa mga nanay at lola. Kasi import ng import, hindi naman buwa ang presyo. Akala ko yun ang dahilan sa pag-i-import.
Ngayon, send off the table ng importation. Sana, sana wag na mag-import sa panahon to. Asa na yung DA? Ito nga, magtanggol ng sarili mo. Ma'am, sinabi niyo po kanina yung sa smuggling, yun ba yung magiging parang priority nito next year? Yes, kinakailangan talaga. Medyo i-project ng DA, ilan ba talaga yung kulang? Kasi hindi naman lahat kinakailangan i-import. At sa pagpanahon ng ani, konting kapatawaran naman, pagbigyan naman yung mga magsasaka na makabenta. Ganon din, nung sa asukal, nagtaasa ng presyo. Tapos ang import na sang katutak, meron pa naman laman yung mga bodega. Height of milling season, bagsak na naman ang presyo ng lokal. Huwag naman ganun, i-timing naman natin ng sakto lang. Paano kaya ito moving forward para pumasok na siya na send one, send for all yung ganitong mga supply issues? Sa bigas, halimbawa, no? Dati kasi, ang Kadiwa distribution program yan. So, halimbawa, yung short ng Pilipinas, 93% ng bigas sa Pilipinas na itatanim ng ating magsasaka. Ibig sabihin, nasa 3 to 7% ang kulang. Nung panahon ng tatay ko, ang i-import lang, yung kalahati ng 3 to 7% na yun. Kasi hindi naman kakainin ng sabay-sabay, isang taon yun eh. So, ibig sabihin, baka mahabol pa ng lokal. So, dapat yung projection natin, ganong kaliwanag, kung bakit naman tayo, kung 93% sufficient, kung bakit naman tayo naging biggest rice importer in the world. Sa smuggling, ma'am, ano pong plano po ng Senado kung after smuggling? Hulihin na, parang naman ang buong mundo, pwera lang sa customs at DA, ay nakakaalam kung sino sila, saan ang bodega nila, sino ang financier, ba't hindi hinuhuli? Ma'am, baitang kapatid ko, dapat magalit na. Ma'am, kamusta naman yung overall assessment nito sa mga Kadiwa stores na pinisita niyo po? Well, ang problema kasi, hindi natin magiging, hindi siya magiging sustainable hanggang maayos natin ang sistema ng distribution at palawakin ang production ng Pilipinas. Kung tutuusin, ang Kadiwa ngayon, pansamantala lamang. Hindi naman makatotohanan yung 25 pesos na rice, subsidized yan. Sa totoo lang, nasa 35, 37, 38 ang tunay na presyo. Sinasubsidize lang ng pamahalaan. At hindi naman natin pwedeng gawin yan forever and ever. So, unang-una, ang kinakailangan ayusin yung distribution systems kung paano. Ang challenge lagi, how to feed Metro Manila, how to feed Quezon City, how to feed Parañaque, Manila, Makati. Kasi kung tutuusin sa probinsya kahit paano may pagkain. Ang problema dito sa mga syudad, wala talagang mabili. Ayun. So that's the challenge. Ayusin muna yung distribution, simutin lahat ng local bago mag-import ng sangkatutak. At eventually, medyo medium term, ayusin ang ating pagsasaka. Kasi matagal nang walang pag-i-invest sa karagdagan na irrigasyon, mechanization, better seed, and so on. Ang problema na hinarap natin ngayon, ang katapat ay hashtag ay may solusyon. Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon.